Hi everyone! So wala bang time sa pagluluto? Di problema yan kasi ngayon I'm gonna share another meal that are on the table for 15 minutes. So samahan niyo po ako para happy ang araw natin. Madalas, gamit ko talagang rice cooker sa pagluluto ng kanin. But if you don't have rice cooker, you can use naman your stove to cook your rice. Lutuin muna natin ang ground beef. So maglagay tayo ng large non-stick pan over medium high heat. Pag mainit na po, ilagay naman natin ang ground beef and then breaking up meat para mas mabilis po ang pagluto. Ayan, pag wala na kayo nakikitang pink na kulay sa ground beef, luto na po siya. Maximum mga 6 minutes. Ilagay natin ang Korean barbecue sauce, tamari soy sauce at saka half ng sambal. Dito pala sa sambal may option kayo. So pwede kung ayaw nyo ng spicy Korean beef, so pwedeng wag nyo nalagyan ng sambal. Pero kung talagang gusto nyo ng spicy, half lang muna. Taste and add more sambal if desired. So lahat po ng ingredients pwede nating mabili sa online o kaya sa mga grocery stores. Once cooked, i-transfer natin ang beef to a plate. Wipe lang natin yung pan kasi same pan pa rin ang gagamitin natin para sa pagluto. Poor kitty. What do you want to eat? What do you want, Zoe? That's our visitor every time we cook. Kapag nahugasan na natin ang broccoli, cut into bite-sized pieces. Kagaya ng gagawin ko ngayon. Balikan naman natin ang pan na ginamit natin kanina sa pagluluto ng beef. So dito medium heat lang, saka ang paglagay ng 2 teaspoon ng olive oil. Ilagay naman natin ang broccoli at 1/4 teaspoon ng salt to hot pan. Stir lang po natin occasionally until tender for 5 to 7 minutes. Charan! So our dinner's ready in just 15 minutes. So topping rice with beef and broccoli and garnishing with crispy rice noodles. So madali lang po siyang gawin, try nyo rin po. Para happy ang tummy natin.